Welcome back, mga kakusina! For today's recipe ay samahan niyo po akong gumawa ng isa na naman pong dessert. Heto ang minatamis na saging. Magbibigay po ako ng tip kung papaano natin mas mapapasarap ang ordinaryong minatamis na saging. Heto na ang kumpletong sangkap na ating kakailanganin at umpisahan na natin ang paggawa ng ating panghimagas. Una ay lulutuin muna natin itong ating sago. Importante mga kakusina na kumukulo na talaga itong ating tubig bago natin ilagay itong ating mga sago. Haluin natin ito kaagad mga kakusina para hindi ito magdikit-dikit. Pagkatapos ay lutuin natin ito sa loob ng 15 minutes. And after 15 minutes ay patayin na natin ang apoy. Pero wag natin ito hahanguin mga kakusina. Hayaan natin itong nakababad dito sa ating kaserola. Takpan lang natin ito at itabi natin ito saglit. At dumako naman tayo sa pagpiprepare ng ating saging. Meron po ako ditong 16 pieces ng saging na saba. Hiwain lang natin ito depende sa slice na gusto ninyo mga kakusina. Ako po ay hihiwain ko lang sa tatlo itong isang pirasong saging na saba dahil gusto ko yung medyo chunky yung aking minatamis na saging. Pagkatapos po nating hiwain ang lahat ng saging, ay lutuin na natin ito. Sa isang kaserola ay ilagay na po natin ang ating mga nahiwang saging. And then, maglagay tayo ng 3 cups of water. Heto na ang aking tip mga kakusina. Nilalaga ko muna itong ating saging bago ko nilalagyan ng asukal para hindi tumigas itong ating saging mga kakusina. Ilagay na rin natin dito yung ating mga nahiwang langka. Kung wala pong available na langka, pwede po ang pandan leaves, banana essence, or vanilla essence. And then, isabay na rin natin dito yung ating sago. Kung mapapansin nyo mga kakusina ay hindi pa siya gaanong luto. Pero isasabay na natin ito sa paglalaga ng ating saging. Takpan lang natin ito at lutuin sa loob ng 10 minutes. After 10 minutes ay pwede na tayong maglagay ng asukal mga kakusina. This time, ang gagamitin ko po ay muscovado sugar. Pero kung wala pong available na muscovado sugar, pwede po ang brown sugar mga kakusina. Haluin lang natin ito ng maigi. Pagkatapos natin itong haluin, ay takpan muna natin ito mga kakusina. Hinaan lang natin ang ating apoy at hayaan nating mag-reduce at lumapot yung kanyang syrup. Importante mga kakusina na haluin natin ito paminsan-minsan para hindi masunog sa ilalim. Kapag malapot na ang kanyang syrup kagaya nito at luto na rin ang ating mga sago, pwede nyo na pong patayin ang apoy. Pagkatapos ay itabi muna natin ito saglit at hayaan natin ito hanggang sa lumamig. At heto na ang ating napakasarap na panghimagas. Masarap din itong gawing saging konyelo mga kakusina. Thank you for watching mga kakusina and see you on my next video. God bless!